So, good day mga kapatid. So, makakausap po natin ngayon si Sir Joseph, ang founder po ng Alyansa ng may kapansanan na nagmamaneho ng sasakyan at motor dito sa Pilipinas. Good day mga kapatid. So makakausap po natin ngayon si Sir Joseph, ang founder po ng Alyansa ng may kapansanan na nagmamaneho ng sasakyan at motor dito sa Pilipinas. So ipapaliwanag po niya sa atin kung ano yung advocacy nila, kung ano yung bakit nila tinayo yung grupo para sa ating mga kapatid na nagmamaneho na mayroong kapansanan. So Sir Joseph, go ahead po. Bakit niyo po ba tinayo ang grupo nito para sa mga kapatid nating mga nagmamaneho ng sasakyan na may kapansanan? Una sa lahat, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkirdag na ipahiwatig namin yung aming mga saloobin patungkol sa road safety. No? So, sa kalsada, meron po tayo na mga kapatid na mga PWD na riders, na driver, driver, na ito sa loob ng aming organization, ay nando kami sa punto na sumusuporta kami kung ano ang layunin ng LTO at patungkol doon sa Republic Act 4136 na patungkol doon sa mga ating mga kapatid na mga riders, and then isa rin doon sa aming sinusulong mula sa aming anay ng Alliance ng Kapansanan na Pamamalang ng Sakyan at Motor sa Pilipinas at sa anay ng sektor ng kapansanan. Ito yung aming binibigay ng awareness sa mga kapatid natin na mga PWD, especially sa mga tao na walang kapansanan, na huwag sanang i-discriminate dahil meron naman tayong batas na non-discrimination for persons with disability. Ano po? Ito po ay nice namin ipakita sa inyo na yung aming advocacy ay gusto natin pantay-pantay na pagtrato sa lipunan. Ano po? May kapansanan ka man at wala, rider ka man o hindi, basta tayo, pantay-pantay lang tayo. Sa amin naman, hindi naman hangad na kami ay inyong kawaan. Bagkos, magtulungan tayo sa isang makapulang advocacy ano to. Isa po, papakita po namin sa inyo yung aming ginawang idea na ginawa namin sa motor. No? Dahil meron kasi kami kang isang member na deaf, siya ay rider. At ito doon naman ay capable to drive. Meron naman na siyang kakayahan sa pagmumotor. Ano? Ngayon po, ito ang kanyang motor. Papakita po namin kung sana matulungan niyo po kami, ating mga riders, no? mga alam ko naman, ang puso niyo talaga ay nandun tayo sa pagtulong. Ano? And then, sana may aware din namin yung mga manufacturer ng mga motor. Sana matulungan nyo kami dito sa advocacy na ito. Papakita po namin sa inyo yung kung paano namin ginawa itong sabotor na nagkabit po kami ng ilaw na nakakonekta sa busina para po doon sa mga kapat, sa mga riders natin na deaf, just in case na yung nasa likod na rider ay bumusina, meron po siyang malalaman po ng deaf na nasa harapan niya na siya ay nagmamadali o ano, pwede siyang yung deaf namin ay tatabi. No? So ito po, pakita natin. Example po, ang rider po ay hindi siya PWD, hindi siya deaf. Ang harap niya, ang nasa harapan niya ng motor ay deaf. No? So ang gusto namin mangyari sa lahat ng mga motor sana, merong ganito na idea. Bubusina po ang isang rider natin na hindi siya deaf, wala siyang kapansanan. Pagbusina niya po, ay meron po lalabas yung salit, like konektado po sa ilaw na po. Pagbusina po ng isang walang kapansanan, ang deaf po na nasa harapan niya ay makikita niya po sa side mirror na yun ay nagmamadali or gusto niya mag-give way. Ngayon, yung aming mga deaf ay tinuruan po namin patungkol dun sa road safety na po.
gumagawa kami ng mga trainings. Once na yung mga sasakyan magpa-flasher, it means na gusto nilang mag-overtake. And then yung mga def namin, tatabi na lang sila. And then pag namakpas na yung sasakyan o yung motor, hindi, saka na lang sila babalik sa lane. Ano po? Sana yung ganitong idea ay yung ating mga kapatid na rider, hinihiling namin sa inyo na ganito sana ang mangyari, na magkabit po ng ganito mga idaw. Nagkaroon kami ng idea kasi meron kasi kami mga deaf na sa bahay, meron silang doorbell, tapos sa loob ng bahay ay parang sila mag-asawa na deaf sila, at yung anak nila ay deaf din. So sa loob ng bahay, lahat sila deaf. So meron silang paano malalaman na may tao sa labas ng bahay pag nag-doorbell, meron flash sa loob ng bahay, nagpa-flash. So ito, ginawa namin, in-input namin sa motor. Yung idea na yon, in-input namin sa motor. So, magkakaroon ng awareness, parang awareness campaign itong ginagawa namin sa anay ng sektor may kapansanan, at siyempre, through effort ng aming organization na kasama po. Ito, sana po, hinihingi po namin sa inyo, isipunta nyo, yung ating mga manufacturer, mga malalaking kumpanya, no? Sana magtulungan po tayo ang DOTR, LTO, sana mag-collaborate tayo para sa isang makapulong ang programang ito. Ano po? So ngayon po, makakausap natin ulit si Sir Joseph para ipaliwanag niya po kung ano ba yung palatandaan ng isa sa mga motor na nagmamaneho ng motorsiklo na PWD or deaf, no, na hindi nakakarinig. So ito po, papakita po namin sa inyo kung halimbawa po yung ating mga riders na walang kapansanan. So, malalaman nyo po kung ang rider na nasa harapan nyo ay deaf. Sa aming organization, meron kaming vest na tinatawag. Yung vest na to, meron nakalagay na I am deaf. So, may I am deaf siya. And then, sa motor, meron nakalagay na PWD. So, PWD siya na yung sa organization namin. Itong RA-7277, para sa kalaman ng lahat, ito po ay batas ng mga PWD. Magna Carta for Disabled Person. No? Yan ay batas, existing law na yan. Nandyan, nakapaloob ang mga rights and privileges ng isang taong may kapansanan. No? And then, yung non-discrimination for persons with disability, nakapaloob din dyan sa batas na yan. Yung Republic Act 7277, known as Magna Carta for Disabled Person. So ito, gumawa kami ng mga idea kung paano mapapalawak yung advocacy nung ngayon po, papakita namin sa inyo, meron kami ginawa na plate. At itong plate na to, meron siyang QR code na makikita. Pag itinapad yung QR code na yan, pag tinapad yan sa lalabas dyan ang lahat ng detalye ng kung sino ang may-ari ng motor. Lalabas dyan lahat ng detalye. Let's say, deaf. Halimbawa, na-aksidente. Huwag naman sana. Na-aksidente. Meron dyan kung sino yung tatawagan at kung sino yung may-ari ng motor. Yung Yamaha, yung unit ng motor. No? And then, license number. And then, yung plate number, nandiyan na rin. Yung mga emergency na kailangan sinong tatawagan, saan nakatira, anong telephone number ng kanyang kamag-anak na tatawagan. So ito, makikita nyo yung idea dito, ay ginawa namin, naggawa kami ng ganyang idea para sa kapakanan at pakanabangan ng mga PWD. No? So ito ay isang magandang advocacy rin. Lalo ngayon ay celebration ng PWD Awareness Week, no? Deaf Awareness Week. Oh, no? So nag-umpisa yan ng November 10 at magtatapos November 16. No? So ito isang magandang advocacy na patungkol sa mga deaf riders natin. At syempre, may mga deaf driver din tayo na nagdadrive ng sasakyan. No? Sa mga nagdadrive ng sasakyan, meron din sila sa likod na mga sticker na sila ay PWD na deaf. And then, sila ay may hawak din na tinatawag namin Project Bison Card.
yung project visor card na yon, isa siyang yung idea na yon kinuha namin sa ibang bansa, yung project visor card na kung saan nakalagay doon yung mga drawing na katulad ng RCR, yung drawing ng license. Halimbawa, nahuli yung DEF, hihingi yung license, hindi sila nagkakunawaan ng enforcer. Ituturo na lang ng enforcer kung ano yung gusto niyang kunin sa mga DEF. No? So ito, itong idea na to ginawa ng organization at kasama ko para sa kanila, para sa mga DEF natin. At para din sa usapin ng road safety na siyempre, tayo, ako, walang kapansanan, hindi tayo deaf o ano. Huwag naman sana natin, alam naman natin na deaf na sila dahil nakita na natin yung best nila. Huwag na natin yung businaan ng businaan kasi alam naman natin di ba kasi sila. So ngayon, kung tayo, aware na tayo na deaf, tayo na ang magbigay. No? Hindi na natin kailangan na sila pa ang magbibigay para sa atin. Kumbaga, tayo na ang magbigay, magparaya para sa kanila. Yung meron lang yung magandang advocacy. So, eto, sana magtulungan tayo sa riding community at sa deaf community. Nandito kami na para i-guide ang ating mga BWD, especially mga deaf. No? Kaya naman, sa tulong ng mga kapatid natin, mga riders na, siyempre, alam naman natin, mga riders natin, may ginanto ang puso yan, lalo't pagdating sa mga BWD. No? So, sana, suportahan niyo kami yung kaninang pinakita namin about sa pagbusina yung merong lights. Sana suportahan niyo kami doon. Ano po? Maraming salamat. Again, mabuhay po tayo lahat at saludo po kami sa mga ating mga riders. Thank you po. Okay. Ayun. Para sa kalaman po ng lahat ng mga kaibigan, dito sa Kainta, meron silang headquarters dito para sa mga deaf. Kung makikita niyo sa kanilang headquarters, meron silang mga batas trapiko, no, na inorient po sa lahat ng mga deaf. So, meron sa kanilang namumuno, yun nga si Sir Joseph, para aware po sila sa lahat ng mga guidelines pagdating sa road safety. Kung makikita natin, no? Kakaiba. So, ako, first time ko rin itong nakita sa buong buhay ko na may ganito palang organisasyon na tumutulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na DEF o PWD, na mayroong lisensya, no? Hindi natin nakalain na mayroon silang, nagkaroon sila ng lisensya sa tulong na rin ng iba't ibang mga kapatid natin na kumbaga sumusuporta sa kanilang advokasya. So napakaganda nito mga kaibigan, no? Wala nang dahilan para mag-discriminate tayo ng tao. Ang kailangan lang po ngayon ay tayo ay magtulungan. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Thank you po.